In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening po. Good evening po, Among. I am because we are. Kung sino ako ngayon, dahil tayo. That we find that identity not alone or separate from the others. Or I stand on my own, yung expression na self-made man. Wala namang ganon. Wala namang self-made man. Hindi naman totoo na naging tao ka kung sino ka man at naging matagumpay ka just because of yourself. Because we are. You were born, your parents who loved you, your brothers who grew with you, your siblings, your friends who accompanied you, and also the people who supported you in one way or another. I am because we are. We are co-journeyers in our life. Yung ating paglalakbay, sabay-sabay, tayong lahat sama-sama. In the gospel, nung seminarista pa ako, ang tawag dito, fraternal correction. Yung pagsasaayos o sa kapatid na nagkamali sa akin o sa iba, you have to feedback. You have to give a feedback mechanism to correct the person. Thinking into this process, sometimes it hurts more than it heals. Sometimes you lose a brother all the more. Maybe because of the process, nung seminarista po kami, meron kami ginagawa. I don't think it is very healthy. Nung first year kami sa seminaryo, yung pre-college, meron po kami ginagawa, yung parang, I doubt kung gagawin ko pa ngayon yun. Ilalagay sa gitna yung kakaklase namin, tapos nakapaikot kami. Then una, we will affirm the person. Okay, okay naman yun, no? And then yung ikalawa, yung second round naman, we will say what we want to say to improve the person. And when we are very young, siguro yung edad namin yun, parang ngayon, siguro mga senior high school pa lang, pre-college after high school, we have preparatory college. I felt by that time, we were not yet mature to go through the process. Sometimes it is not processed well and it is not taken seriously or maturely by that time. Lalo na, you're still groping with your identity. Nagkakaroon ng sakitan, masakit na kalooban. No? It's also important to save face. Yung face saving, alam niyo po, yung isang malakas na mental fear ng isang tao, yung psychological fear, yung mapahiya sila sa harap ng tao, yung mapahiya sila or red-handedly magkakamali sila sa harap ng tao, and you call their attention to it and the people's attention to it, the more you lose the person. If the person is not strong enough, matured enough to handle that experience of failure or mistake in front of other people, you may lose the person. Because naturally, out of instinct, we are naturally defensive. We will protect ourselves. There will be self-preservation instinct. Hindi lang that you are threatened physically, no? Lalaban ka. Even when you are threatened psychologically, yung nakataya, yung mukha, yung pangalan mo, yung keng kapampangan, makataya ka kamarinayan. I think self-preservation as an instinct and defensive way, we'd rather be in a natural, in a neutral way before we push towards correction. To establish that I am with you. I am with you. I am your co-journeyer. Nung nag-aaral po ako, I think tapos na akong pare, nag-aaral pa po ako ng management. Yung isang professor ko sa management, sabi niya, pag may problema daw, may problema sa eskwelahan, may problema sa opisina, may problema sa parokya, may problema sa bahay, may problema sa mga kakaibigan, sabi nung professor ko, do not ask who is the problem. Huwag mong itanong, sinong problema? Ang tanong mo, what is the problem?
Pag sinabi mong, who is the problem? Ito po ang may kasalanan. Ito ang problema natin. Ito, itong kopisina ko, ito ang may kasalanan. Yan. Member natin yan. Yan ang may kasalanan. If we look at it in that way, we begin to solve the person as a problem. And usually, if the person is seen as a problem, aalis na lang yan. Magtatampo yan. Hindi na babalik. Masasaktan yan, lalo na hindi siya malakas. Hindi pa matured ang kanyang self-stance, no? Yung hindi pa malakas ang kanyang paniniwala sa sarili. Especially for the young. Even for the old. Instead of asking, who is the problem? Magiging personalan lang yan. You ask, what is the problem? Baka naman kaya hindi siya nakapag-meeting, hindi siya na-inform. Baka na hindi siya nakarating sa misa kasi nagkasakit ang nanay niya. O siya mismo, nagkaroon ng malaking problema sa bahay. You asked what is the problem. Kaya pala hindi niya nagagawa yung assignment niya, kulang yung instructions. O baka naman kulang yung ating information that they need to perform best. Ako naniniwala ako sa kasabihang ganito. Personal maxim ko po ito. Lavishly affirm in public, but quietly correct in private. Lavishly affirm. Palakpakan ho natin ang ating choir. Palakpakan ho natin ang galing-galing po nila. Nag-practice po yan bago misa. Ang galing-galing. Lavishly correct in private. Pagkatapos ng misa, lalapitan mo. Susunod, huwag nyo nang ikanta yung ano, yung kanta kanina. Pang Holy Week yun eh. Parang you can correct them in a private way to save face. In a way, you care for their feelings. You care for what they feel. Correct them in a private way that they know you love them. You care for them. Hindi naman mahalaga yung pagkakamali. Ang mahalaga yung tao. Minsan po sa misa may nagkakamali. Okay lang, may misa pa naman bukas. Magmimisa pa naman tayo next day. I'm not saying na we take for granted mistakes, but we can go beyond them. Minsan kasi, parang mas mahalaga yung detalye kaysa sa halaga ng tao. You're not alone. I am with you. Identify with the person. Do not isolate. Alam nyo, nagkaroon ng research sa abroad. Kay dito naman sa Pilipinas, totoo ito eh. Especially in Europe and Northern America. Ang dami po ngayon kabataan, millennials, hindi na nagsisimba. Hindi lang sa Catholic Church, kahit sa mga Protestant churches, they do not attend services and religious activities. For some in Catholic Church, they do not attend Mass anymore. Alam niyo po bakit? Isa, number one reason ng mga kabataan ngayon, bakit hindi sila nag-attend sa misa. The number one reason why young people give up going to church is because of the self-righteous people in the church. Dahil daw sa mga tao sa simbahan, pag makinig ka raw sa kanila, parang sila lang yung tama. Kaya ayaw daw nilang makisama sa atin pag lumabas tayong nagsimba. I am holier than you. I am holier than thou. When we become self-referential, hindi namin ginagawa yan. Hindi ko ginagawa yan. Ganito yung gawin nyo, kamukha ko. As if we are the center, the compass of the world. Maybe for young people to be invited in our church is to identify what they are going through. Dinaanan ko rin yan. Kahit nung ako, ganyan din ako. Grabe pa nga. And you know, with that way, we can see that the journey of becoming better every day is not your task and my task. It is ours. I am because we are. Kung sino man ako dahil sa ating samahan. Do not ostracize people as others. Ngayon po, sa community, lalo na sa ibang bansa, ang lakas-lakas po nung tinatawag nilang racist expression. Yung ibang kulay mo, ibang lahi mo, ibang reliyon mo.
You are others. Iba ka. It is ostracizing in different levels. It becomes adversarial. Parang me versus you. It's either me or you. Sinong mananalo sa ating dalawa? I am invited more to become witness, to prove to you that we really are wrong, but many people express their care for you and we love you. It's called investment of love. Di ba nag-invest tayo sa realty? Nag-invest kayo sa business? Siguro nag-invest kayo sa rental. Marami pong business ngayon eh. You invest a lot. Can you also invest in love? Kung may tao na nangangailangan ng pagmamahal, invest love. Give them attention. Give them another chance. Give them another opportunity. Encourage them. Journey with them. It's called investment of love. Because deep personal change will only happen through real social and community support. Ang tunay na pagbabago sa kalooban, unang-una galing sa grasya ng Diyos, through the grace of God, but also realized through our human support and our social support, change happen because we are companions. We are betting to support the personal struggle of persons. Nahihirapan ka magbago, kasama mo kami. We will help you as companions, not as judges. Hindi kita inuusga. I'm not saying anything that you're immoral wrong, but I know you also want to be better like me and all of us. Kaya nga kumisan, nakakalungkot when there are legal concerns sa pamilya. Pag may problema sa pamilya, hindi sila magkaintindihan, hindi sila nag-uusap, ang sasabi nilang nila, talk to my lawyer. Para magkita na tayo sa husgado. Marami na po ako nakitang ganyan. Magastos lang. It takes a lot of time even. Mayroon akong kilalang pamilya, namatay na. Hindi pa na-resolve yung problema. It only takes humility. An investment of love. An investment in our relationship. Kapatid mo yan. Kaibigan mo yan. Pamilya mo yan. Invest in them. Don't lose them. Because of one mistake or two. Sabi nga ni Jesus in our gospel, in the last line, when two or three are gathered in my name, there I am in your midst. Kung minsan ang tao pinagtutulong-tulungan, sinisira. Pinagtutulong-tulungan, oh, may kasama ko, pakikita namin, mali ka. Kumuha pa nga ako ng witness, yan, para patunayan na mali ka. Gustong-gusto ko yung expression ng kabataan ngayon. Yung kabataan ngayon, kaya lang bawal muna ngayong pandemya. Yung tinatawag nilang group hug. Parang siguro kung may nagkamali, i-group hug natin siya. Kung may nagtatampo, i-group hug natin siya. Kung may nasaktan sa community natin, let us love them the way we would be loving them as a community. Not in terms of righteousness that you are wrong and we are the judges of what is right and wrong through our own righteousness. No. Our spirituality as a church is to love them the way Christ will always love them. Kung hindi pa siya nakinig sa atin, mayroon pa siyang pride, matigas pa rin ang puso niya. Sabi ni Jesus dito sa gospel, then treat him like a pagan and a tax collector. May I ask you, how did Jesus treat the pagan and the tax collector? Like, I think one of the disciples is a tax collector. Or maybe a pagan. Like those tested with their faith. Like the woman from Canaan. Or those who were lepers. Only one came back to be grateful is a pagan. Anong gusto sabihin nun? How do you treat a person as a pagan and a tax collector? He treated them with forgiveness
and with much love, merciful love. We must respond to the value of the end itself, ang pagkaligtas ng tao. Minsan, meron pong pare, pinasyalan niya yung isang church leader. Meron pong isang church leader sa simbahan nila, nagtampo, nagalit po siya. Nagalit sa simbahan. Hindi ko alam kung kasama yung pare, kasama yung PPC. Pero hindi na siya nagsisimba. Dati, everyday nasa simbahan, very active. Ayaw na niyang magpunta sa simbahan. The priest went out to his way to visit the person. Sa abroad po nangyari ito. And then, kumakatok yung pare, doon binuksan niya, hindi man sila nag-usap. No words were ever said. Umupo yung church leader na masamayang loob doon sa harapan ng kanilang fireplace. Alam niyo po yung fireplace, no? Pag winter, malamig. The fire is there, very blazing. And then umupo lang yung matanda, rocking chair. Tapos umupo yung parish priest sa tabi niya. Hindi ba sila nag-uusap? Nafe-feel ng pare yung sama ng loob, yung galit, yung tampo nitong kanilang church leader. At ginawa ng leader, church leader, tumayo siya. He took a piece of the wood, a piece of wood from the fireplace. Nagliligab po yung kahoy. Kinuha niya, he placed it on one side. Linabas niya sa fireplace. Tapos umupo yung church leader. Tahimik lang sila. Tapos sa katagalan, namamatay na po yung apoy dun sa wood na linabas ng leader. Nung malapit na po mamatay yung apoy, nung sang wood, yung kahoy, tumayo yung parish priest. Pinulot niya yung wood with his hand. Ibinalik niya dun sa fireplace. And then naupo yung pare. And then nagliyab muli yung kahoy. And then after a while, umalis na po yung pare. Hindi po sila nag-usap. Hindi ba siya pinagalitan. Walang naglabas ng galit. Wala naman. Pero alam niyo po, after a few days, nagbalik na si simbahan yung tao. Sometimes you may say, tama naman ako eh. Sila yung mali. I am right, they are wrong. Yes, you are right and they are wrong. But I hope you can express your being right and your own perspective of what is right in a loving way. Oo, tama ka. Oo, tama ka. Pero sana may palabas mo ang pagiging tama sa daan ng pagmamahal. Kaya nga po, I chose the title of our reflection. I am. Because we are. Kung nagiging mabuting pari po ako dahil sa ating samahan, sa ating pagkakaibigan, o kung nagkakamali rin po ako, sana you can also help me to become better and accompany me towards that desire that we become one. Ganyan din po sa bawat isa sa ating simbahan at mga nagsisimba, sa ating parokya. Can we say that I am because we are? Kung sino ako dahil sa atin lahat? Because God said, whenever two or three or four are gathered in my name, there I am in their midst. May we be one in experiencing the presence of God in our midst. I am because we are. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.